Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat, SK Beng. Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig Daily Report. Narito kami upang maghatid ng balita at updates tungkol sa programang Bike Immersion Program o BIP na makakatulong sa pagtukoy ng mahalagang hakbang para sa kaligtasan ng siklista, pedestrian at mga taong hindi gumagamit ng motorized na pamamaraan ng paglalakbay. Formal na inilunsad ng Tagig ang Bike Immersion Program o BIP noong 29 ng Hulyo 2020, kung saan ginawang champion ng active transport ang mga kawani ng lungsod. Ang ibig sabihin ng active transport ay ang paglalakad para makarating sa patutunguhan o ang paggamit ng hindi motorized na paraan ng transportasyon katulad ng bisikleta, skateboards at scooters. Sa pamamagitan ng pagbukas ng ating mata sa madalas na kinakaharap ng siklista, pedestrians at mga non-motorist, mabibigyan ang mga kawani ng City Hall ng mabisang paraan upang maintindihan ang halaga ng pagkakaroon ng kulturang nakatungo sa active transport, hikayat ni Mayor Lino. Kasabay sa paglulunsad ng programang ito, ang pamamahagi ng 260 na bisikleta sa Traffic Management Office o TMO na tiyak na maglalagay ng mga siklista sa mga daanan ng Tagig. Ang BIP ang isa sa limang parte ng active transport plan. Kasama dito ang paglagay ng bike lane sa iba't ibang lugar sa lungsod, ang pagbuo ng bike patrol team o BPT, at ang huli, ang pagsasagawa ng Bike Tagig Facebook group. Para naman sa updates ng mga violations sa ating lungsod, as of August 1, 2020, mayroon lang po tayong naitalang GCQ violators for filing na 2. Tungkol naman po sa pinaka-latest updates ng mga COVID-19 cases sa ating lungsod, ang Tagig City ay nakapagtala ng karagdagang 34 na kumpirmadong kaso ng COVID-19, 1 death at 86 pang recoveries sa lungsod. Sa kabuuan, ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Tagig ay 2,160 na, may 35 deaths at 1,771 na recovered patients. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa mga senior citizens, muling ipinapaalam ng pamalaang lungsod na mag-stay at home upang mabawasan ang risk na mahawaan ng virus. Ang mga bagong kaso ay mula sa mga sumusunod na barangay: Bagong Bayan, 3; Bambang, 1; Hagonoy, 3; Lower Bikutan, 4; New Lower Bikutan, 2; Ususan, 1; Central Bikutan, 1; Central Signal, 1; Port Bonifacio, 4; North Signal, 2; Pinagsama, 2; South Daanghari, 1; South Signal, 3; Tanyag, 1; at Upper Bikutan, 5. Ang Tagig City ay nakapagsagawa na rin ng kabuuang 25,744 PCR test sa pamamagitan ng Smart Testing Program sa tulong ng drive-thru testing, testing sa mga health center ng barangay, testing sa Tagig Pateros District Hospital o TPDH, at testing ng SEDSU. Maraming salamat po sa inyong masugid na pagsubaybay. Lagi po tayong mag-ingat at manatiling ligtas. Maraming salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.